Maganda ang umaga po sa inyo lahat. Ako po si PJ Guevara at ito po ang aking bigkas para sa aking papel pananaliksik. At ito pa ay tungkol kay Wangod, ang huling mambabatok sa Pilipinas. Si Wangod nga pala ay nakatira sa lugar ng Buscalan. Siya rin ay galing sa tribo ng Botbot. Siya ay isang 104 na taong gulang. Siya rin ay masayahin, mabilis at maiksik. Marami rin siyang tattoo na nakikita sa kanyang katawan. Ang aking thesis para sa aking papel panaliksik ay ang sikat na si Wangod ay ang unang babae na sumira sa kanilang tradisyon bilang mambabatok. At siya rin ay ang pinakamatanda at huling mambabatok sa kanilang tribo. Pero ano nga ba ang mambabatok? Ang mambabatok sa Ingles ay isang tattoo artist sa kalinga. At ang lalaki lamang ang pwede maging mambabatok. Ang tattoo para sa mga lalaki, kapag nakapatay ang lalaki, nadadagdag ang kanyang tattoo. At kung marami ang kanyang tattoo, siya ay malakas. Pero kung konti o wala siyang tattoo, siya ay mahina o isang tuwang. Para sa mga babae naman, ang tattoo ay simbolo ng kagandahan. Pero para naging mambabatok si Wangod? Tinuruan siya ng kanyang ama noong 15 taon gulang pa lamang. At siya ay ang naging unang babaeng mambabato sa Pilipinas. Ang ginagamit ni Wangod habang naglalagay siya ng mga tattoo sa mga balat ng mga kanyang ng sa mga bumibisita ay tinik na mula sa puno ng pomelo, kawayan na may haba ng 1 foot o sa English 1 foot. Gumagamit din siya ng tubig at uling. Pero paano siya naging sikat? Naging sikat siya nung ginawan siya ng dokumento ni Lars Krutak noong taong 2000. Ipinalabas itong dokumentary na ito sa New York Times at sa BBC. At dahil din sa dokumentaryo, ang likha niya ay pinalabas sa museo ng Toronto at Paris. At noong taong 2015, bumisita ang mga dayuhan kay Wangod. At dahil dito, nagkaroon ng kabuhayan ang kanilang bayan. Mga halimbawa na ginagawa ng kanilang bayan ay ang pagbebenta ng souvenir. Si Wangod ay isang kakanggata ng lahi. Pinagpatuloy pa niya ang tradisyon halip sa kanyang edad. At pangalawa, di raw siya natatakot na wala ang tradisyon dahil tinuruan niya ang kanyang mga apo. Pangatlo, siya ay naging nominado ng National Living Treasures Award. Ito ay kung saan ang pagpatuloy at pagbibigay ang importansya sa kanilang tradisyon. Pang-apat, nanalo siya ng Dangal ng Haraya Award mula sa National Commissions for Culture and the Arts noong taong 2018. Dahil sa kanyang mahalagang kontribusyon sa larangan ng sining ng ating bayan. At noong taong 2015, ang litrato niya ay pinadala sa Royal Ontario Museum. Kung ang pamagat nito ay Tattoos, Ritual Identity Obsession Art. Kung saan pinapakita na ang pagiging mambabato ay isang tradisyon. Kung saan nakilala ang kanilang tribo. At dahil dito ay naging hilig ni Wangod na magtato sa kanyang sariling balat. Hanggang sa maging buhay niya ito at naging pagkakakilanlan sa kanya. Masasabi kong siya ay isang makayamanan ng ating bansa na dapat ipagmalaki at hindi dapat kalimutan. Si Wangod ay isang kakanggata ng lahi ng Pilipinas. Nakukulat ang datos ko mula sa ABS-CBN, Balita Online, galing kay Sarah Barnes, Will Hatton, at kay Jong de la Cruz. Maraming salamat sa pakikinig sa aking podcast.